Hi everyone, good morning po sa inyong lahat. And then God bless po. Isang maulan na umaga po dito po sa amin. Kapi-kapi po tayo. Ang oras is 5:40 na po ng umaga. Pagising po, maulan na. Ito ata yung bagyong goreng. Hindi pa umaalis sa ating area. Kape muna ako bago ako maglaba. Mag-washing na lang ako kasi kahapon minaban ko na po yun. Kaya washing ko na lang siguro para madaling matuyo. Huwag naman po sanang ulan sa first day of school nila Aya ng Tuesday. Aba na po ako. Maglalaban na. Kunin ko muna dito yung extension. Ito po yung aming ilalim ng hagdan. Maraming abubuan. Ito yung extension para sa washing. Sombrero po ako para hindi po ako tuloy magkasakit. Kasi parang may ubo na naman ako. Yan. Then, labas na po ako. Bit-bit tong extension. Ako na siguro tong ilaw dito kay Aya kasi maliwanag na. Yun, sa taas maliwanag na. Diba? Dito. Ito yung binabad ko kahapon. Baba ko pala yung extension doon. Dito tayo sa may likod kanina, sa may harap yun. Oops. Hindi naman dito ang hangin kaya makakapag-washing ako. Wala ba dito? Parang nandito. Nandito ang hangin. Lagay na lang ako ng payong. Magsasampay lang po ako ngayon. Hindi ko na winashing. Nagbago po lang natin. Siguro kung winashing ko po, hindi pa tutapos ang lalang. Hindi naman po masyadong marami itong labay ko. Hindi ko na lang winashing pala. Kala na ko, umulan ng bukas o hindi. Magsiseben na po ng umaga. Tulog pa po si Aya. At maulan pa rin. Laba pa naman ako ng tuwalya. Palaulan na. Every week po akong naglalaba ng aming tuwalya. Tapos yung pamulas na lang sa may CR. Pamulas na tuwalya sa mukha. Ang lamig po ng panahon. Tama yung ating lulutuin na unang para sa aming lunch. Nilagang report po ako mamaya.
tagal lang hindi nagsama. Tapos na po akong nagsampay. Papasok na po ako sa loob. Tulog pa po si Aya. So, maglilinis muna ako habang hindi pa kami magbe-breakfast. Tapos na po kami mag-breakfast ni Aya. Biscuit and then bent lang po kami. Ngayon po, yung gagawin ko panghimagas or dessert. Meron pa ako dito, Graham Crunch. Tapos itong dalawang Milo. Tapos ito pa yung dating mani, nung nagsinangag ako ng mani. Nasobrahan po siya ng dikdik. Itimpla muna ako ng milk pala. Kailangan ko po yun. Milk, pangalo ko po dito. Hindi ko pa nare-reveal itong aming lagayan ng milk. Hello everyone! Good morning! Ginagawa mo, ma? Patay na ba milk pang halo-halo dyan? Pero parang kulang po, no? Yan. May milk na halo-haloin ko lang. Yapa, kuha ng pan niya. Pan? O yung maliit lang. Prepare ko lang itong mga itong binubuksan ko. Napanood lang namin ni Aya, kailangan namin kung hindi mag-build sa amin. O kung legit nga na masarap. Di ba yan? Opo. Kala po yung milk may, water. Yan. Ilalagay ko na po yung cash Graham po dito. Parang mali po yung namin. Kawali. Parang mali yung kawali. Palitan po namin ng kawali. Yan, na-transfer na po namin. Nakala ko po kasi kasya na. And then, ilalagay ko lang po itong dalawang sachet ng Milo. Yung mani, mamaya na po yun. Halo-haloin ko muna po bago ko ilagay yung tinimpla kong milk. Hindi ko pa inom yung gas, yung apoy. Halo-haloin ko muna maili. Saging okay itong gagawin namin ni Aya. Natakab lang po kami sa aming napanood. Nung mga nakarang araw po kasi wala akong stock na may lunabusan. Yun ko na itong gas. Mahina ko lang. Mahina. Yun. Tapos, ilalagay ko na po itong milk. Yan po yung milk na ginawa po niya, Mama. Yan. Kunti-kunti muna. Kunti-kunti. Halo-haloin ko. Ngayong sama ko ako yung texture. Parang kulang. Yan. Dandagan ko. Yan. Sana hindi palpak to. Para hindi masayang yung Milo tsaka yung raspberry ham. Tsaka yung milk din, syempre. Kulang pa ng milk. Ganda na. Ibuhos ko na lahat. Yan. Nakuha na po namin ni Aya yung texture na hinahanap namin. Yan. Tapos, ilalagay ko na po itong mani. Mani na dinigdi para maging chewy. Yan. Lugit lang po talaga yung apoy ko, pero hinaampungan yung apoy. Oh, lovely. Oh my gosh. Ang bayan. Napatay po ni Mama. Yan. Lugit po talaga. Halo-haloin ko muna to para mag-ano yung money, mag-combine. Diba? Sticky na. Ang bango. Parang cake. Ito na po yun. Na-mix ko na po yung mani dyan sa Graham.
Papalamigin ko muna and then mamaya aayusin ko. Si Aya po natatakam na amoy cake dito sa aming bahay. Itatransfer ko na po dito. Sticky po siya. Hulmahin ko po siya dito kasi kailangan mo hulma. Ihuhulma ko po siya. Naayos ko po siya. Maya-maya tatanggalin ko na po ito na ano. Ano ba yung sabi mo kanina? Bubble wrap. Ay, pala ko plastic. Plastic wrap, ano ba? Para sa ano to pang pagkain na plastic. Naayos ko lang po para maganda po siyang ano, paghati-hatiin ko na. Wow. Medyo mainit-init pa. Set aside ko muna. Ito na po yung aking finished product ngayon. Anuin ko na siya. Hiwa-hiwain. And then ilagay ko sa ref. Kukunin ko na po ito dahil magluluto na ako ng bagang pork. Ito. Dito ako sa malaking kaserola magsasabaw. Kukunin na po ako ng tubig. Sasan ko muna ng aking magagamit ko ng kaserola kasi ilang weeks yung ginagamit ko. Papakunin ko na po itong tubig. Prepare naman ako ng sibuyas para malagay ko na sa may tubig na pinapakulo ko. Okay na to, ilalagay ko na. Lagay ko na. Hugasan ko naman itong pork. Para pag kumulo na yung tubig, lalagay ko na lang. Ito yung kahapon na binili namin ni Ayang pork. Half kilo lang po ito. Kumulo na ang aking tubig. Ngayon, ilalagay ko na itong pork. Maglalagay na rin po ako ng salt. Ito muna. Tapan ko muna para lumambot na. Nalinisan ko na itong potato and then yung repolyo. Ready na. Nakapagsaing na rin ako para sabay-sabay na. Maya-maya, maligo na kami ni Aya. Titikim daw po si Aya. Yung aming ref wala ng gulay-gulay kasi bukas, palengke day. Ito na po yun. Titikman po namin kung masarap ba siya. Sige, tumikim ka na. Kami pong dalawang titikim. Sige na, kamahin na natin yan. Yan. Kain po tayo. Cheers! Chewy, no? Dapat chewy. Masarap po pala. Akala ko po dati, nung pinapanin ko lang ito, ano, ang tamis, hindi pala. Hindi po pala siya matamis, saktong-sakto lang po yung lasa. Try nyo din pong gawin, ha? Ang dali-dali lang. Pwede to sa ano yan? New Year. Christmas and then New Year. Damihan mo ma. No? Opo. Ito po, oh. Na-slice-slice ko na. Sarap. Chewy siya. Parang alam niyo po yung sa, ano, Red Ribbon. Kunting tamis pa dito. Ganun po yun. Yung sa Red Ribbon po kasi sobrang tamis yung mga ganito po nila. Baka pa yan.
nagustuhan po ni Aya. Hindi po siya matamis, hindi rin po siya matabang. Saktong-sakto lang po. Opo. Nakaligo na po kami ni Aya. Malambot na po itong pork, kaya ilalagay ko na po potato. Tapos itong buong North Pork Cubes. Si Aya po nandun kila nanay ko ng paalam sa akin. Mamaya na po magdadagdag ng asin kapag kumulo na po ito. Nagdagdag na po ako ng salt. Tikman ko po kung okay na po yung lasa. Okay na. And then, medyo okay na rin po yung potato. Kaya ilalagay ko na po itong repolyo. Ready to eat na po yung aking nilagang pork. Pero sobrang aga pa. 11 o'clock pa lang po ng umaga. Takpan po muna. Tapos off ko na. Pwede na po yung repolyo para hindi siya ma-overcook. Isang maulan na pananghalian po sa ating lahat dito po sa amin. Kain na po kami ng lunch, sabayan niyo po kami ni Aya, pero bago po yun, pray muna ako. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. At sa lahat po ng mga biyayin na binigay niyo, yun lang po, amen. That's it? Yay! Isa po kami ni Aya na bowl. Ang parang maglir na mata ko. Ito yun. Maliit lang na bowl siya. Kasi maliit po ako. Hindi naman yan. Pag naubos mo yan, kuha ng pati. Okay. Sigurado ka hindi natin mag-electric pan. Cheers na. Ha? Magsabaw ka. Magsabaw po. Kain po. Cheers. Thank you, Lord. Anong so parot ko sa inyo. Kain po tayo lahat. Sarap. Sabukan ko yung kanin mo. Apo. Hindi na barado yung ilong mo sa sipon? Hindi po. Tikman mo din po yung pork. Masarap. Apo, ang sarap talaga ng luto mo. Welcome. Usok-usok pa yung sabaw namin ni Aya. Pero kaya namin. Kasi malamit po ang panahon dito. May lang kami pinatay. Ano? Apo. Hey, baby. Pangit lasa ng rice. Yung rice. Ng potato. Dito na. Bakit na ba na naman yung nagawa mo, no? Tumila na po yung ulan dito sa amin. Pero malamig pa rin po yung panahon, tsaka may konting hangin.
mga ibon na nagliliparan nandun sa bubong ng aking kapatid na bahay.